Tayo po ay nasa ikawalong gabi ng ating pag-aaral at tayo po ay magpapatuloy sa ating paksa na tinatalakay. At isa pong pagbati ang nais kong ipaabot sa inyong lahat, mga kaibigan na sumusubaybay sa anman kayo naroroon, maging sa Zoom app o kaya ay sa live streaming sa Facebook. Isa pong magandang gabi ang pagbati ko. Nawa ay maranasan natin ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral na ito. Tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pag-aawit po ng ating pong theme song, ang ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Mabaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tayo po ay pangungunahan ni Sister Lorna sa ating pong panalangin. Sister Lorna. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Okay po. Ate, kung iyo po ang ating mga ulo, dakila at mapapala namin Diyos na sa mga langit. Purihin ka, Ama, at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw po ang Diyos na aming manlalalang nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Sa mga sandaling ito, Ama, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kulang at pagkakasala upang maging karapat dapat po kami sa paglapit sa inyo. Ama, maraming salamat po na kami po ay inuingatan sa buong maghapon. Bigyan niyo kami ng kalakasan. At sa mga oras na ito, kami po ay magsasagawa ng aming pag-aaral. Dalangin namin, Panginoon, na inyong ipagkaloob ang inyong banal na Espiritu upang sa ganoon ay marami po kami matutunan sa aming pag-aaral upang sa ganoon ay magsasagawa kami sa aming pananampalataya habang kami po ay naghihintay sa inyong pangarawang pag-aaral. Ama, pagpalain mo po ang bawat isang nangyikinit at sabi. At pagpalain mo rin po ang aming pastor, Pastor Redante Honorica, sa kanyang pagdadala ng mensahe sa pamamagitan ng social ng aming online Zoom. Nawa, Panginoon, ay ito po ay maging maayos upang sa ganun ay walang magiging hadlang upang kami po ay makapakinig. Ama, patawarin mo po ang lahat ng aming mga nagpapulang pagkakasala sa inyong mga gawa. Sa aming dalangin at pasalamat sa sa pangalan ni Jesus sa aming tagapagbigay sa amin.
nag-aaral kasama ko sa Facebook live streaming. So, marami pong salamat sa mabuting gabay ng Panginoon sa atin at sa bawat isa sa atin. Ang kabutihan ng Diyos ay maghari sa atin at ang kanyang patnubay ay maranasan natin sa sandaling ito. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong paksa na tinatalakay sa sandaling ito. Sapagkat ito ay napakahalaga na atin pong mauunawaan sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral. Tayo po ay nasa ikawalong gabi ng atin pong pag-aaral ngayon sa ating Bible Seminar na Paglapit kay Kristo. Ito po ang ating part 1 ng atin pong mga pag-aaral. Sapagkat sa May 31 hanggang June 13, meron po tayong i-host na pag-aaral din, pero ito po ay galing sa Adventist World Radio. At tayo po ay magpapatuloy sa atin pong part 2 sa June 14 hanggang July 3. So tayo po ay magpatuloy sa ating paksa. Bakit kailangan mong maipanganak ng muli? Bakit kailangan ng isang tao na maipanganak ng muli? Kung makikita natin, upang maging isang tunay na Kristiyano, ang bawat mananampalataya ay dapat makaranas o maranasan ang isang bagong pagsilang. O sa ibang salita ay tinatawag na ipanganak na muli. Sa English ay born again. Sa kawalan ng karanasang ito, sinabi ni Jesus na hindi tayo makakapasok sa langit. Sa pakikipag-usap niya kay Nicodemo, ang sabi niya, maliban na ikaw ay ipanganak na muli, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. At ito'y napakahalaga, kaibigan. Kaya nga, ang bagay na ito ay sinabi ni Jesus na kung tayo, kung Adan, tayo ay pinanganak na mga makasalanan, tayong lahat ay nagkasala, kay Jesus ipinahayag sa atin na tayo ay pinawalang sala, binayaran ng ating kasalanan, tayo ay mga inligtas. Kaya ito ang paksa na atin pong bibigyan ng pansin at dapat nating maintindihan. Sapagkat ang kawalan ng pagkaunawa dito ay magdadala sa atin sa kakulangan ng pagkaunawa tungkol sa kaligtasan. Tandaan natin, pagdating sa kaligtasan, dalawang bagay ang dapat nating maunawaan. Unang-una ay yung ginawa ni Jesus para sa atin. At ito, wala tayong kabahagi dito. Ang pangalawa ay yung karanasan ng kaligtasan na ating nararanasan. Kaya't samahan nyo kami, mga kaibigan, na ating tuklasin sa pagpapatuloy ang atin pong pag-aaral ito. Ngayon, ano ang dapat mangyari bago natin makita ang kaharian ng Diyos? Sangayon sa Juan chapter 3, verse 3 hanggang 6, ito ang tugon ni Jesus sa kanyang pakikipag-usap kay Nicodemo na lumapit sa kanya isang gabi sapagkat siya isang pariseyo at ayaw niyang mayroong iba pang makaalam na siya ay lumapit kay Jesus. Isang bagay ang naramdaman ni Jesus o nakikita ni Jesus kay Nicodemo. Sa kanyang puso, mayroong pananampalataya o pagsunod o paniniwala na itong si Jesus ang siyang Mesiyas. Kaya bilang pariseyo, at itinuturing ng mga pariseyo na sila ang pinaka mahusay na tagapagturo ng kautusan ng Diyos at tagapagpahayag ng kalooban ng Diyos. Ayon ni Nicodemo na makita ng iba na siya'y lumalapit
sa guro na ito na tinatawag na Jesus. At sa kanyang pakikipag-usap, binigyan niya ng patotoo ang kanyang paniniwala na sinabing ikaw ay guro, dakilang guro. At ito ang tugon ni Jesus kay Nicodemo. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi niya maaaring makita ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos. Kung makikita natin ang bagay na ito, ito ay napakahalaga. Sapagkat sa pagkaunawa natin nito, ang buong kaligtasan o ang buong ebanghelyo na ipinapahayag ng salita ng Diyos na ginawa ni Jesus doon sa krus ay mararanasan natin sa ating buhay sa pamamagitan ng tinatawag na kapanganakang muli. Hindi ito kagaya ng tinatawag na reincarnation o panibagong buhay sa ibang kalagayan o sa ibang antas. Ito ay regeneration. At ito'y napakahalaga na karanasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kung mayroon pang isang bagay na gagawa tayo sa ating buhay, ay ito'y walang iba kundi ang Diyos ay sumama sa atin sa pagkaunawa ng bagay na ito. Kaya dapat nating intindihin ang kahalagahan ng pagkaunawa dito sa ano po, sa paksang ito na ginamit ni Jesus. Kaya sa kanyang pag-usap kay Nicodemus, ito ang kanyang sinabi kay Jesus. Paano ako maipapanganak na muli? At ito'y napakahalaga sa bagay na ito. Kung makikita natin, tinanong ni Nicodemus sa kanya, paano ako maipapanganak ang isang taong matanda na? At sinabi, maaaring nagtuturo siya sa kanya sarili. Nakagaya ko. Kaya nga, ang bagay na ito ay napakahalaga. Makakapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kanyang ina at maipanganak? Ito ang naging katanungan ni Nicodemus sa kay Jesus. Kaya nga, ang bagay na ito ay nagdala kay Nicodemus upang maunawaan niya ang tungkol sa patuloy pang sinasabi ng Panginoon sa atin. Pwede po bang pakimute yung ibang yung mga nakabukas ang sound? Isip mo ngayong magpalit ka ng short mouth something. Linisin mo yung paa mo kay ikaw ang mag-ano ng tuyod ng bakterya dito sa sahig. Hindi pa naman kayo nakapag-disinfect. Eh. Tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral. Mayroon, malinaw pa rin po ba ako sa para sa inyo? Okay. Tayo po ay magpatuloy. Nang tinanong ito ni Jesus, ang tugon ni Nicodemus sa kanya ay napakaganda. At ito ang sinabi sa atin ni Jesus kay Nicodemus. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay panganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi
ni siya makakapasok sa kaharian ng Diyos o sa paghahari ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Kung mayroon pang isang bagay na ginawa ang Panginoon para sa atin, ang Diyos para sa atin, ay tayo'y makaranas ng kapanganakang muli na nararapat para sa isang bagong buhay. Ang sabi, ano po? Malibang ang isang tao ay ipinanganak ng tubig at ng Espiritu. At dito makikita natin ang napakahalagang punto na sinabi ni Jesus kay Nicodemo. Ano ang dapat gawin kay Jesus kapag narinig ang Ebanghelyo? Ang tugon sa atin sa Juan chapter 1 verse 12 hanggang 13 ay napakaganda. Sa verse 12, ang sabi, datapwat ang lahat na tumatanggap sa kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. So sino daw po? Lahat ng tumanggap. At ano ang kaparehong salita na sinasabi sa atin? Yung mga sumampalataya kay Jesus. So ang mga tumanggap kay Jesus ay yung mga sumampalataya kay Jesus. At sa isang tao na dapat na makarinig ng Ebanghelyo tungkol kay Jesus at sa kapagliligtas sa kanyang ginawa para sa atin doon sa krus, ang kinakailangan ng isa ay walang iba kundi tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 13 ang sabi, ipinanganak sila hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sila ipinanganak mula sa Diyos. So paano daw po ang kapanganakan ito nang nangyayari? Hindi sa tao. Yung tao yung mailuwal o maipanganak dito sa mundong ito, ito ay kalooban ng tao. Ano po? Ngunit ang kapanganakan muli o yung ikalawang kapanganakan ay hindi galing sa atin kundi galing sa Diyos. Ito'y kalooban ng Diyos. At kanina sabi na ni Jesus kay Nicodemo, ito'y mangyayari lamang sa kaparaan ng maipanganak sa tubig at sa Espiritu. Sapagkat ang ipinanganak sa laman, yun ay ano po, makasalanan. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu, yun ay ano po, yun ang kailangan. At ito'y napakahalaga. Maaari ba tayong mapabilang kay Kristo at hindi tayo tinitirhan ang Espiritu ni Kristo? Kung sabihin natin, maaari ba tayong maging tagasunod ni Jesus, tinanggap si Jesus, pero ang banal na Espiritu ay wala sa atin? Ito mo ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Sa Roma chapter 8, verse 9 at 10, kayo ay wala sa makalamang kalikasan o sa lumang pagkatao, sa makasalanang likas. Wala na daw tayo. Ang isang tumanggap kay Jesus, wala na siya doon. Kayo ay nasa Espiritu. Kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo. So ano po ang sabi doon? Kung Espiritu ni Jesus, Espiritu ni Kristo ay nananahan sa atin. Tayo ay ano po? Nasa Espiritu. Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So kapag wala ang Espiritu ni Kristo, napakalino na sinabi, hindi siya kay Kristo. Yamang si Kristo nga ay nasa inyo, tunay nga ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa katuwiran, ang Espiritu ay buhay. Natandaan natin, yung katuwiran na sinasabi sa atin ay walang iba, kundi yung karanasan na tinanggap natin dahil sa pagliligtas na ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Kaya ngayon, nabubuhay tayo. Sapagkat inaangkin natin na nang si Jesus ay namatay, namatay na ang makasalanang pagkatao. At kung nabubuhay tayo ngayon, ito ay dahil sa ano po, pananampalataya kay Jesus. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At kung ako'y buhay, ibig sabihin, ang presensya ng Espiritu
ay naroroon din. Naalala niyo po sa 1 John chapter 5 verse 11 hanggang 13. Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ngunit ang hindi kinaroroonan ng anak, walang buhay. At ito'y napakahalaga. Ang presensya ni Kristo ay nangangahulugan na presensya ng Banal na Espiritu sa ating buhay. At dapat nating ano po, ito'y maunawaan. Totoo, nasa konsepto ng kaligtasan, si Kristo ang namatay para sa atin. Ngunit sa ating buhay, ang karanasan na tayo maligtas, ang tinatanggap natin ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Sapagkat siya ngayon ang kumakatawan kay Jesus. At kung siya, tinanggap natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin, ang nananahan sa atin ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Sapagkat siya, ang ano po, ang kasama ni Kristo sa gawain ito. Ano po ang patuloy pang sinasabi sa atin? Magbigay ng dalawang pribilehiyong natatanggap natin kapag naranasan natin ang bagong pagsilang o ang bagong kapanganakan. So ano ang dalawang pribilehiyong ito? Sa talatang 15 hanggang 17 ng Roma, chapter 8, ganito ang sinasabi. Ito ay sapagkat hindi na kayo tumanggap ng Espiritu na magdadala sa inyo ng muling pagkaalipin sa takot. So ano daw po? Hindi tayo tumanggap ng Espiritu para magdala sa atin sa pagkaalipin sa takot. Yung pagkaalipin sa takot ay nanggagaling lamang kapag merong kasalanan sa ating buhay. Meron tayong ano po? Kasalanan. Merong takot. Tandaan natin bakit tayo natakot, sapagkat sang-ayon sa ipinapahayag ng kautusan, hindi tayo ano po, nakakaabot sa kanyang pamantayan. Subalit, tinanggap ninyo ang Espiritu ng pag-aampo. So tayo po'y naging adapted sa pamamagitan ng Espiritu. Saan tayo in-adapt? Sa tahanan ng Diyos. Kaya nga tayo'y tumatawag ng Aba. Aba, Ama. Yung salitang yung salitang Aba ay Aramaikong salita na ang ibig sabihin din ay Ama. Kaya dito, yung Aba na nangangahulugang Ama ay inulit, ngunit sa salitang naintindihan na, Aba, Ama, 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 o Daddy, Daddy. Kanino tayo tumatawag? Sa Diyos. Bakit tayo tumatawag? Sapagkat ang sabi, ginawa tayong anak. Paano ito nangyari? Sa pamamagitan ng ano po? Espiritu ng pag-ampun. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Hindi literal na anak, sapagkat ang literal niyang anak ay walang iba, kundi si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Ngunit dahil kay Jesus, tayo rin ay naging mga anak ng Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 1, ang sabi, masdan ninyo ang pag-ibig na tayo ano po, ginawang mga anak. At tayo ay ganun nga. At ito ay napakahalaga na pagkaunawa para sa atin. Verse 16, ang sabi, ang Espiritu ang siya nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Yamang tayo nga ay mga anak. So sino daw pa nagbibigay ng patotoo? Ang Espiritu ng Diyos. So yamang tayo mga anak, ano mangyayari? Tayo ay mga tagapagmana. Si Jesus ay anak at siya ay tagapagmana. Ano po? Tayo rin ay naging tagapagmana. Paano tayo? Tagapagmana tayo ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Anong mamanahin natin? Ah, marami mga kaibigan. Ang ano po? Ang mana na tatanggapin natin ay walang iba kundi yung nangyari kay Kristo. Pagkat hindi lamang siya nandito sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay, siya rin naman ay ano po, umakyat sa langit. At kung siya'y nangyari sa kanya, yung nangyari sa atin sa krus at nangyari sa ating ano po, panibagong buhay ay mangyayari din sa atin doon sa langit, sapagkat si Jesus ngayon ay nasa langit. Kaya tayo'y tagapagmana. Yamang tunay na naghirap tayo kasama niya, tayo ay luluwalhatiin din kasama niya. At ito'y napakalaga. Ano ang ibinalik ng Diyos sa pagliligtas sa atin kay Kristo? Ano yung
ni-revive. Sabi, ibinalik. Ito ang sabi sa atin. Dito, chapter 3, verse 5. Nang mahayag ito, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng mga gawa ng hindi sa pamamagitan ng mga gawa na ating ginawa. O sabihin, yung mga magagandang mga gawa na ating ginawa. Hindi dahil doon tayo iniligtas. Kundi paano? Sa pamamagitan, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Dahil daw sa mercy ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng muling kapanganakang naghuhuga sa atin at sa pamamagitan ng banal na espiritong bumabago sa atin. So ano po ang ni-revive sa atin? Ang sabi o binalik, yung ano po, muling kapanganakan, yung buhay. Kung tayo'y nagkaroon ng buhay dahil tayo'y pinanganak, ang sabi sa atin, nangyari ulit sa pagkakataong ito ang karanasang sa atin. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa katotohanan? Ito po ang pinahayag sa atin. Sa unang Pedro, kapitulo 1, talatang 22 at 23. Ngayon ay dinalisay na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu. So ano daw po? Ang nangyari? Sumunod tayo sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Jesus ang katotohanan at yung kanyang ginawa doon sa krus. At ano ngayon ang nangyari? Sumunod tayo sa katotohanan ito sa pamamagitan ng Espiritu. Upang magkaroon ng pag-ibig o upang kayo ay magkaroon ng pag-ibig na walang pagkukunwari sa mga kapatid. Kaya nga, ano po sabi, mangag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong ningas ng may malinis na puso. Sapagkat ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi kailanman. So dito inulit, ipinanganak tayong muli. Ngunit ngayon nasabi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano ito nangyari? Ito yung pangako na ibinigay ni Jesus sa atin. Kinakailangang ipanganak kang muli. At ito'y napakahalaga na maunawaan sapagkat magdadala ito sa atin sa pagkaunawa sa kaligtasan. Kapalit ng ating matigas na puso, ng laman, ano ang ibinibigay ng Diyos sa isa na ipinanganak ng Espiritu? So kung tayo sa ating pagiging makasalanan, tayo ay may makasalanang puso at ang terminong ginamit ng salita ng Diyos ay batong puso, matigas na puso. Ano ang ibinibigay naman ng Diyos kapag tayo ay ano po, nakaranas ng kapanganakang muli? Ito po ang sabi sa atin, Ezekiel 36, 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. So ano bang ibibigay? Bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa pangako ng salitang ito. Ibinibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko't mga tuntunin. So dito, napakalinaw na ipinahayag sa atin na ibinibigay din ng Diyos ang banal na espiritu upang tayo ay magawa niyang akayin sa pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagkat sa ating sarili, ang ating pagsunod ay ano po? Walang halaga. Hindi natin magagawa. Ngunit ngayon ang Espiritu ay pumipilit sa atin upang tayo ay sumunod sa kanyang mga utos at tuntunin. At ito ay isang paalala, isang pangakong ibinigay niya sa atin, lalong-lalo na doon sa makakaranas ng pagbabagong buhay dahilan sa pagginawa ng banal na Espiritu sa pagliligtas ni Jesus. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa atin, magiging ano tayo? So kapag siya ay nabubuhay sa atin, magiging ano tayo? Sa
Unang Korinto kapitulo 3 talatang 16, ito ang sinasabi, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? So ano daw po ang mangyayari sa atin kapag naninirahan na ba ng Espiritu? Ginagawa niya tayong templo. Ay ano nga ba ang templo? Isa lang ang kaalaman natin pag pinag-uusapan ng templo, ito'y walang iba kundi ang tirahan ng Diyos o ang tahanan ng Diyos. At ito ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Sapagkat siya ngayon, ang Diyos, ay ano po, nananahan sa atin. Kapag ang Banal na Espiritu ay nanirahan sa atin, kanino tayo kabilang? Ito ang sabi sa atin sa chapter 6, verse 19 ng Unang Korinto. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo, at tinuulit dito ang konsepto ng templo, ng Banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan ninyo hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. No, napakalinaw po ng kapahayagang ito. Mula ngayon, tayo ay ano po, pag-aari na ng Diyos. At kung tayo pag-aari, wala tayong ibang gagawin sa ating buhay kundi ipagkaloob, ipasakop, ipaglingkod ang mga bagay na sino na sinasabi ng Diyos. At ito'y kanyang ipinapahayag sa pamamagitan ng Banal na Espiritong nananahan sa atin. Kaya maliban na ang isang tao ay tumanggap kay Jesus at nakaranas ng panibagong buhay, ang kaagad na nangyayari sa kanya, ay ano po, ang Banal na Espiritu ay nagiging tahanan siya. Upang mula sa kalooban, sa loob, ay ano po, gabayan siyang lumakad sa katotohanan. Ano ang dalawang bagay na nais gawin ng Diyos sa atin kapag naranasan natin ang kapanganakang muli? Sa ikalawang Korinto kapitulo 6, talatang 16, ito ang sinasabi sa atin. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. Hindi daw po pwedeng magsama. Yung ano po, Diyos-Diyosan. At pag sinabing Diyos-Diyosan, yung mga hindi tunay na Diyos. At ang Diyos. Hindi daw pwedeng pagsamahin. May pangungusap din sa aklat ng Mateo na ano po, hindi pwedeng ibigin ang dalawa. Ang dalawang Panginoon. Ibigin ng dalawang Panginoon. Maaaring yung isa'y kanyang iibigin at yung isa'y itatakwil. Hindi pwedeng paglingkuran silang sabay. At ganito rin ang sinasabi. Hindi pwedeng magsama sa iisang templo ang Diyos-Diyosan at ang Diyos. Ang kasalanan at ang katuwiran. Maaaring ang kailangan lang ay walang iba. Kundi ang kabutihan, ang pakikisama ng Banal na Espiritu sa ating buhay. At tayo ang templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinasabi ng Diyos. So ano daw po ang malinaw na kapahayagan sa atin? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. So kung tayo ay templo ng Diyos, anong dalawang bagay na nangyayari o pribilehyo natin bilang templo ng Diyos? Ang sabi niya, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. So mananahan, titira sa ating kalagitnaan. Kalawa, ano po? Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging taong sakop ko. O ako'y magiging kanilang Diyos, ay sabi ng ibang version ng Biblia, at sila'y aking magiging bayan. Ito'y napakalinaw, kaibigan. Kaya sa kaisipang ito, ipinapakita sa atin na mula nang tinanggap natin ang Panginoon, si Jesus, sapagkat narinig natin ang Ebanghelyo, ang magandang balita ng kaligtasan, tayo ay naging templo ng Diyos. At ang Banal na Espiritu ang siyang nananahan sa atin. Ano pa po ang ipinapahayag sa atin? Anong dalawang uri ng tao ang inahangad ng Diyos na mabuhay? Ito po ang sinasabi sa atin, Isaiah 57, verse 15. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos,
ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga taong, anong dalawang klaseng tao? Mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Anong dalawang katangian, kaibigan? Ang sabi sa atin, mga taong nagpapakumbaba at mga taong nagsisisi. Kaya makikita natin na bagamat ang Diyos ay nananahan doon sa langit, siya rin naman ay magagawa o magagawa niyang makapanahan din naman sa gitna natin, sapagkat ang katangian na ating natagpuan, na kanyang natagpuan sa atin ay ano po, nagpakumbaba tayo, nagpasakop doon sa katotohanan na si Jesus ang ating tagapagligtas at tayo nagsisi na sa ating mga kasalanan. Ang bagong pagsilang ay posible dahil sa dalawang bagay na natapos ni Kristo sa krus. At ano ang mga ito? Ang dalawang bagay na ito. Sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 8, ito ang sinasabi sa atin, kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa kanya. Ito'y karanasan ni Pablo na sinusulat niya kay Timoteo. Sa halip, sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa paghihirap ng ano po, magandang balita. At ito'y napaka gandang pangungusap sa atin na ipinahayag ni Pablo. Sa verse 9, ang pagpapatuloy sinabi, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya. At dito, napakaganda, na ibinigay sa atin ni Hesus Kristo bago pa nagsimula ang mundo. So kailan daw po nangyari itong gawa na ito ng pagliligtas? Hindi lamang doon sa krus, kundi ito'y nagsimula na bago pa ginawa o nagsimula itong mundo. Nandun na yung panukala ng Diyos. Ngunit ito'y ano po, nahayag lamang. So, ibig sabihin, ito'y ginawa na, pinanukala na. Ngunit ngayon na si Kristo ay dumating na ating tagapagligtas, saka lamang nahayag ito. Kaya nung dalawang bagay, sabi, tinanggalan niya ng kapangyarihan ng kamatayan. At number two, ipinahayag sa atin ang walang hanggang o ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Kaya kaibigan, kung maririnig mo ang patutuong ito sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Pablo, sinasabi niya sa atin ang nilalaman ng mabuting balita. Sapagkat ang katotohanan, wala na, panalo na si Jesus para sa atin. Nagtagumpay na siya at ito'y ginawa niya doon sa krus upang ipahayag sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa nagkasalang sanlibutan. Kung tanggapin natin si Jesus, ang ating pananampalataya sa Kanya ay magdadala sa atin sa personal nating karanasan na maranasan ng ano po, kaligtasan ito. Anong mapalad na buhay? Anong mapalad at buhay na pag-asa ang dinadala ng bagong kapanganakan sa Kristiyano? So ano po ang mapalad at buhay na pag-asa na tinataglay natin ng isang taong tinanggap ang bagong kapanganakan ito sa unang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 5? Ito po ang sinasabi, purihin natin ang Diyos. Ang sabi ni Pedro, ang ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin. At ito inuulit, yung konseptong ito. Sa Hebreo, ang salitang mercy ay chesed. Habag ng Panginoon. At ito'y ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng ano po, kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil sa dakilan niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. So ang mga konseptong sinasabi na may kaugnayan sa muling kapanganakan o muling muling pagsilang o kapanganakang muli sa termino ng
ibang Tagalog, ayan po, dahil sa pagkabuhay ni Jesus doon sa libingan, pagkatapos niyang ihandog o ialay ang kanyang buhay bilang sakripisyo para sa atin. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, hindi kumukupas. Ganun daw po ang dala ng karanasan ng bagong kapanganakan, pag-asa na mayroong nakahandang mana para sa atin. Verse 5, at sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng nagkaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. At ano yung kapahayagan ng kaligtasan na yon sa huling panahon? Ang pagdating ni Jesus na siyang namatay doon sa krus at nagbigay ng kanyang buhay bilang sakripisyo para sa atin. Kaya nga ngayon, ang sabi ng ito yung dakilang pag-asa. At hindi lamang pag-asa, may dala itong ano po, dala-dala itong mana para sa mga naghihintay kay Jesus. Bakit pinapayagan ng Diyos ang mga Kristiyano na dumaan sa mga pagsubok na ito? At paano tayo naapektuhan ito sa buhay natin ngayon? Yayamang tayo mga anak ng Diyos, maaring iniisip ng iba na ang buhay kay Jesus ay maayos, walang problema, walang mga hindi kagaya ng karanasan ng mga taong nabubuhay pa sa kasalanan. Ngunit ito ang patutuo sa atin. Pinapahintulutan din tayo ng Diyos bilang mga Kristiyano na dumaan sa pagsubok. Kaya ating alamin, ano ang dahilan? At paano tayo naapektuhan ito sa ating buhay? Sa pagpapatuloy ng talata, ganito ang sinasabi, 1 Pedro 1:6-7, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lamang. So ano daw po? Panandalian lamang. Hindi daw tayo magagalit, hindi tayo matatakot. Ang sabi pa, magalak sa mga pagsubok na ito. At ang sabi niya, dapat ninyo itong maranasan. Verse 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. So ano po ang dahilan ng Diyos? Bakit tayo pinapadaan sa pagsubok? Upang masukat ng Diyos. Upang masubukan ng Diyos kung gaano katunay o ang katunayan ng ating pananampalataya. At ang ginamit niyang comparison ay walang iba kundi ang ginto. Yung gintong dinalisay sa apoy. Ang sabi, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero sa atin, mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kaibigan, kung sa iyong buhay, sa pagtanggap mo kay Jesus, ay dumadaan ka sa karanasan ng pagsubok, nais kong sabihin sa iyo na ang karanasang ito ay sang-ayon sa kapahintulutan ng Diyos upang lubusan pang malinang ang iyong pananampalatayang pinasimulan mong tanggapin kay Jesus sa pamamagitan ng pakikinig ng magandang balita tungkol sa kanyang pagliligtas. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, ano po ang magiging resulta? Papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesucristo. Kaya hindi ito baliwala. Itong mga pagsubok na dumadaan sa buhay ng mga nakaranas ng bagong kapanganakan. At ito'y napakahalagang maunawaan natin sapagkat ito'y magdadala sa atin sa lubusang pagkakilala natin kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya kaibigan, gusto mo bang maranasan ang muling kapanganakan upang makapasok
sa kaharian ng Diyos? Kung sa pakikinig mo ng ebanghelyo o ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, inaanyayahan ka ni Jesus na maranasan mo ang muling kapanganakan upang maipahayag sa iyo niya ni Jesus ang karanasan ng lubusang kaligtasan na ipapahayag sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung ito ang iyong kapasyahan sa gabing ito, nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, si Jesus lang ang makapagbibigay ng bagong buhay sa iyo. Nais kong anyayahan ang bawat isa ngayon na yumuko sandali upang makapagtalaga sa kanilang pasya na tanggapin si Jesus at maranasan ang bagong buhay na ito sa kanilang buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa kabutihan na ipinagkaloob mo na sa pag-aaral na ito, aming nasaksihan ang dakilang katotohanan ng iyong lubos na panukala pagdating sa kaligtasan. Narito kami, O Diyos, amin pong inaangkin ang pangakong ito. Kagaya ng kapahayagan ng inyong pagliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Panginoon, lubusin niyo sa amin ang pagtugon na ang Banal na Espiritu'y gagawa sa aming buhay upang ipahayag at dalhin kami sa karanasan ng bagong kapanganak. Nais naming purihin kayo, O Diyos, sa inyong kadakilaan, sa inyong sakripisyong ginawa, at sa inyong pagliligtas na inyong ginawa doon sa krus. Maraming maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa sandaling ito, tayo po ay magpatuloy sa pagtatapos sa pamamagitan ng atin pong pag-awit ng atin theme song, ang ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Tayo po ay umawit sa sandali.
ay magkakaroon ng pagtatapos sa panalangin na ibabahagi sa atin ni Sister Jenny. Kasama po ba natin ngayon? Wala, atin pong hilingan si Brother Ray Anda sa pagtatapos na panalangin. Tayo po'y manalangin. Ating Maring. Dakila at mapagmahal naming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa gabing ito na patuloy mong pakikisama sa bawat isa sa amin. Higit po sa lahat ay sa aming mga kaibigan na kung saan ay patuloy na nakikinig ng inyong mga salita sa pamagitan po ng seminar na ito. Panginoon namin Diyos, inilim po namin sa bawat salita na pinagkulob ni Pastor ay timatim mo sa puso't isipan ng aming mga kaibigan na ito. Higit po sa lahat, Panginoon, na ay magamit sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa. Nihiling din po namin, Panginoon, na patuloy na pakikisama ng iyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin na nakasama ni Pastor sa online seminar na ito, ang paglapit kay Kristo. At patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, ng bawat isa na sa kasalukuyan na karanasan namin naranasan ang pandemic na umiiral sa buong mundo, ay patuloy nyo kaming protektuhan upang sa ganun pang noon ay patuloy naming maramdaman ang inyong pag-ibig. Niling din namin, Panginoon, ng aming mga opisyalis, ang opisyalis ng aming bansang Pilipinas at sa buong mundo, na patuloy na sila'y patnubayan sa ginagawa nilang pag-asikaso at pagtulong sa bawat mamamayan. Hiniling din namin ng mga frontliners na kung saan ay patuloy na tumutulong at gumagabay sa bawat isa. Panginoon namin Diyos, inaasahan namin na ang bawat isa ay hindi mo pababayaan. Sa karanasang ito, Panginoon, at sa aming mga kaalamang ito, ay magamit namin ito upang lalo kaming maging malapit sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagdidig mo sa aming panalangin. Patuloy mo pong patnubayan ang aming ating pastor, si Pastor Honorica, sa kanyang panguna sa seminar na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagdidig mo sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Happy midweek po! Happy midweek! Naka-off si Pastor eh. Naka-off din ikaw. Pastor Marie. Naka-off. Ayan na. Ayan na. Si Pastor, naka-off din. Okay. Salamat po. Isa pong magandang gabi at happy midweek sa inyong lahat. Midweek po. Midweek po. Midweek din po. Gandang gabi. Happy midweek. Merong so. Ang haba na ng balbas. Wala sa kami. Ang kanya balbas. Oh. Kuya Roms. Ate Marie. Happy midweek. Happy midweek, Pastor. Happy midweek sa inyong lahat. Happy midweek, Aruray. Happy midweek, Aruray. Inig ko. Ako, na doon. Nabas, Nudge TV. Nakod ng TV. Goodbye na po. Goodbye na. Good night. Salamat po sa mga kasama ko sa Zoom at ganoon din po sa Facebook live streaming. Magandang gabi po at happy midweek sa inyong lahat. Bye-bye na! Bye! Bye-bye po! Eh, Marie! Ah! Kamusta kayo dyan? Kamusta po yung Dubai? Dubai ka dyan.
Kasi siguro yung kasama niyo po parang Bombay na eh. Parang Arabo na po yung kasama niyo po yan. Kala ko po nasa Dubai kayo eh. Sayang daw yung pangahit eh. Ha? Mabuti naman. Sayang daw yung pangahit. Parang ano na, kailangan na ng parlor. Sinasabi siya, hindi ko na ano? Yan mo si Robert oh. Ang haba na ng buhok. Nakita ko rin si Ate Marie. Ate Marie, bye-bye! Bye! Bukas uli! Oo, bukas ulit. Late yung ano niya. Late. Eh? Hindi ka sumakal. Mali nahanap mo. Seryoso. Bye-bye. Nag-leave na sila. Bye-bye na. Nagal pa pa yun. Bakit hindi mo sa'yo? Ikaw na tapo buhay niya, Lynn. Bakit hindi mo Allah, nakabukas pa rin. Ganun. Oh! Ha? Wala silikon.
Ay, naku naman talaga. Hello. Hello. Bakit may ganun? Ganun.